Sidang di pinasya sino tayo, dinalusan na tayo. Iapo tap nun may karita yung mga pikatugaw. Kini Apo Diyos manaydayaw. Iapo the water God na tumakdor tayo amin. Upradin nyo dang iti Biblia yung iti Haggai chapter 1 verses 2 in Gana 89. Kaya tapos itin lubla tayo mga basa kakabsan. Malapit na doon sa last ng Old Testament. Haggai chapter 1 verses 2 in Gana 88. At aksisinublat tayo ng mga basa. Basa okay, verse 2. Then so kahit sumarunong aging ganga malbas. Haggai chapter 1 verses 2 in Gana 89. Ahang kayo pala ang nag-take note. Basta magkipasad tayo amin. Okay. Verse 2,
This is what the Lord Almighty says. These people say this time has not yet come for the Lord's house to be built. So the word of the Lord came true, the prophet of Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remain ruined? Now this is the Lord Almighty says, give careful to your ways. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Consider your ways. Go up on the mountain and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Verse 9, sabi-sabi po tayo. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, have you away? Why, declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is facing with his own house. Manakabalian kinindaklan unay nga Dios, sagyaman kami, apoy tadayo tingal daw, sagyaman kami, despite apoy tadayo pun, apoy tadayo tingal lugar, but Lord God, prenotoktaran na kami, kagintunda na kami, tadayo tingal diso nga daan na balegi, apoy sagyaman kami, tinaiwanan na kami, apoy Dios, at tadayo tingal oras, apoy, na ibasan na kiti sasom, na kiti nga sasom, iso to, mangtod biyag kada kami, mangtod encouragement kada kami, tanubang pa, adu dagiti pagdaanan ni Apo, adu dagiti pagsubok nga dapat nga paglasatan ni Apo Dios, ng Apo at daka nga sikukuyog kada kami, the water guard Apo Dios nga sigati makikada itipus tunggal may sa kada kami, kana kami Apo, dinalangitan nga panakaawat, nilangitan nga kinasirib tapno nagitoy nga sa Apo, maawatan mi ida Apo, kat pagbiyagan mi kabayatan nga magipagpag na kami, gan ka Binisyonan, dagito yung akakapsat. Apo, ito dahil ito yung aldaw, pagkikinawati na kami, pabawal ito Espiritu Santo. Magyaman kami, Apo, Diyos, magyaman kami, tasan mga kabailan, dagito yung suamin niya, banag na ramidan, lawan ka ka na kami, magyaman kami, tas ipati limitless nga God, kapag sursum yan ni Apo. Magyaman kami, maidayo ka, maitanog ka, kata in Jesus' mighty name, amen. Mabalin tayo yung tiyag, tugaw. Ito na palabas nga Domingo at titled yung mensahe tayo kunana. Kailangan alamin natin ang ating priority. Knows our priorities. Tapuran niya, tiaraminan tayo kakapsat. No, talaga nga ni Apo Diyos ti prioridad tayo. Masapul nga. Amun tayo, we need to prioritize to know God more, to have close and intimate relationship to Him, to develop greater faith in Him, and least prioritize to secure our future. The title of our message for today is Set Our Priorities Right. Nga mutay ko ma, nga iti ka, no, ibagal tayo nga ni Apo Diyos si priorities tayo, amutay ko ma, nga ilugar, itinasaya at nga banag, dayjay priority tayo. Set Our Priorities Right. Ilagay natin sa tama ang ating prioridad. Ang taong matagumpay ay alam niya ang kanyang alam niyang ilagay sa tama ang kanyang priority. Amen? Ang taong matagumpay ay alam niyang ilagay sa tama ang kanyang priority. Itibiyag tayo kakabsat, mabalin nga ko na tayo, Lord, sigati priority. Lord, sigati number one, itibiyag ko. But the question is, dadya pa nga priority, dadya pa nang ibagal tayo nga ni Apo Diyos ti priority tayo, kat makikita itibiyag tayo. Nakikita ba sa ating pamumuhay na totoong si Jesus, na totoong ang Panginoon, ang unang priority natin sa atin pong mga buhay. So kung totoong siya ang una, dapat nakikita sa atin pong mga buhay. Makita ko maitibiyag tayo, mapudpudno nga ni Apo Diyos. Kat iso ti number one. Sino number one itibiyag tayo? Ni Apo Diyos. Amen? Apay kagdwa-dwa kayo, mabuting kayo sa amin ka mang ibaga. Mabuting kayo sa amin ka mang ibaga. Dapat ni Apo Diyos, ito number one, itibiyag tayo. Kung dukuna tayo nga ni Apo Diyos, ito number one, itibiyag tayo. Dapat mapatunayan, mapalitnakan, iti klase, iti panagbiyag tayo. Amen?
Mamakita iti kasasaad iti biyag tayo nga pudpudno nga ni Apo Dios isu iti number one. Amen? Nabising kayo? Nabising kayo? Wano malamlamin kayo? Wala tayong kayo na energy ngayon. Kurang pa dyan halid ito. Panpanunutin nyo di ag typhoon 8. Unang ako dyan prayer tatay, handa yung ag focus. E dyan typhoon 8, baan nyo rin ito typhoon 8, aglabas nito typhoon 8. Amen. Ganda dyan privilegio tayo ag dinag tiya at isa o ni Apo Diyos, haanton nga maisuble. Amen? Amen. Nung pukabon tayo dyan, focus tayo kini Apo Diyos at tanga ag dinag iti sa o tiya, kusang natasan tayo ito nga mga dito nga mensahe. Amen? Amen. So nga, cheer up! Priorities. Cheer up. Yeah, priorities. E priorities tayo tagdang yung iti Apo. Baan yung dito typhoon 8? Nga nga runuhan, awan pagdugangan tayo. Dito na dyan ang kukunan na tatag. Nagpasundo ka tayo iti amo. Nga? E bakit niya ay boss ko ka nag-message na tayo. Amo na nga daak dito. Ay ikot na awan. Yung at least at the MTR. O rin no typhoon 8 at the MTR. Dito pag na ito naman yung MTR nga na Jibalay, aglaban kami ito na iti angin. Kapalay na yun ni Apo Diyos, iso na iti, amoy ni Apo Diyos, at mang control ka lang iti iso amin nga basura. Iso nga saan tayo nga agda, nagripatan tayo pwede tayo po niya, kaya nag-concentrate tayo iso at iti Apo, God is in control. Aba, nagtabay ni Apo Diyos, kapag tal na ang nakapigpig sa nga bagyo, di ba? So nga, no, ikararag tayo nga, i-control na, dadya tayo po nga, i-control na. Amen? So, sabli tayo iti libro ni Haggai. The book of Haggai is one of the 12 minor prophets. Kat ni Haggai, kat may isang propeta nga agnanod iso na iti Jerusalem not long after the Jews return from Babylonian exile ko na dito. Ammo tayo na dito istorya kakabsan nga gapo iti kinadakas, gapo iti panang talikod dagiti tattao kini Apo Dios. Pinabayaan sila ng Panginoon na sakupin sila ng mga Babylonians. Kumbaga binaybayan ida ni Apo Diyos na sakupin ng ti Babylonian isuda. Tapnon iti kastakot maikanda iti leksyon, iti kinatangken iti unuda. Nga damot yam si kastoy nga programa ni Apo Diyos. Kapagsat iso nga kaantayo nga patangkinan, dagiti ulula tayo, dagiti puso tayo. Tasaan na tayo mo't nga ikan iti leksyon ni Apo Diyos, itikan ka na yun, agtugtugtug ni Apo Diyos, karigiti puso tayo. Agtugtugtug ni Apo Diyos, tapon aramidon tayo, dagiti ba, nagapagayatan na iti biyag tayo. Kung iti pa ng sakop ti Babylonia, kadagiti tattao iti Israel, iso nga naawagan na iti Babylonian exile. Bueno, Babylonian captivity, binihaga, binalod dan, inadipon dan, dagito'y nga tattao, kat binayan iso da ni Apo Diyos, nga inadipon dagiti Babylonian iso da kasay kunate, on tap nun maikanda iti leksyon. Maikanda iti leksyon, kat ijay ko mga mapanunot da, no kasanot kinahimbag ni Apo Diyos kanakwa da, tap nun sanda nga pagtilikudan, da dyan si bibiyag na Diyos, nga nalpas dan nga pagsirservian. Kaano, kas ano nga kabayag, di pa nagyan pa na nga dipon dagiti Babylonians iti Israel. Ukrari nyo ti Jeremiah chapter 29 verse 10, kunana, Jeremiah 29 verse 10, for this is what the Lord says, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place. So after 70 years, God will put an end to their captivity and turn away all the calamities of it. Dahil ito ang pangako ng Diyos. So maawatan nga kalpasan iti 70 years na unday nga tawon kakabsat. 70 years nga nagyanda iti Babylonia, 70 years nga inadipon isuda ay dagiti Babylonia sakbay nga insubli ni Apo Diyos isuda kadagiti pagtarungan damadaydayaw iti Apo. Kat iti panagsubli do iti Jerusalem kakabsat, imunamot nga inarami da gapo iti kabayag da nga awan iti Jerusalem. Makita tayo nga da dyay templo kat nadadael. Nadadael da dyay templo kat iti panagsubli da iti Jerusalem. Inikandamot ti importansya nga inmuna da dyay templo nga aramidan kit istimaran. Ngam saan pailaan nga nalpas, pinanawan dan.
Sanda nga pinalpas nga tinarimaan dayjay templo. Agsipod ta kuna dagitoy nga tattao, hindi pa panahon na ayusin nila. Tinbagada kun saan pay nga panawal, saan pay nga gundaway, tapnon iti kasta kat tarimaanan da dayjay templo. Kat gapod ta kastrit ti kuna dagiti tattao ni Apo Dios imbaon na ni Propeta Hagay nga makisao kadagiti tattao. Kat makita tayo, di niya binasa tayo kuna na tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak ang templo. Sabi dito, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Diyay Lucano kuna na utubin nyo dagitidal dala nyo. Kaday nga balikas kakabsat, saan lang nga inbaga ni Propeta Hagay, iti na minsan, namindwa na pa nga inbaga kakabsat, ag sipot ta kayat na nga ipadsik, gusto niyang idiin sa kanila na kahit kailan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Nga uray pa, idiadda day jay Babylon, ni Apo Diyos tinangtad protection kadakwada. Isot nang third iti provision, iti panagbiagda kakabsat. Managib ko iti anniversary iti agapin. Ni jay kararag, amo na napansin nyo, jay kararag ni Pastor Daniel, para kadagi jay musician. Kat no, kitaon tayo da dyan nga kararag at very powerful. Nga ipaka, kumbaga, bukod ko nga mang kikita, kasla nga kayat na nga itikul ngay kadakwada dyan prayer na kasi very prayer, very powerful dyan prayer ni Pastor Daniel kadakwada. Ugam tinakaskas ang kakabsat, awan pa iti makita mga response na yung musician. So dyan tinakalaglalingit. Very powerful the Jay prayer ni Pastor Daniel kadakwada. Kung nakarod ka mo bakas lakayat na nga itik o kadagitong ulo na tapong mariinda. Ngam talaga nga awan ti makita mga response kadagitong Jay musician. Kat amuto yung nagiging musician da, kat amuto yung asandang talaga. So nga awan iti response kadakwada. Kat nakalad na dingit kakabsat nga nagiging tugtog. Iti samuanan niya po Diyos. Kat napandalang itiay nga agtugtog just because they know how to play, they are very intelligent to play, they know how to sing, but their heart is not in proper. Amen? Isu nga kakabsat, isu dito tinaramid ni Hagay ka dagiti tattao. Isu nga inulit na dyan kuna na nga utubon nyo, dagiti daldalan nyo. Ang sipot na kayat nga ipalagip no Propeta Hagay, kayat na nga iparik na kadakwada. Nga ikabayatan iti panagdiag na malagip da kuma, dahil kinaimbag ni Apo Diyos kadakwada. Malagip da kuma no kasanot kinamatalot ni Apo Diyos kadakwada. Kat iti panagdiag na ijay kumanga makipagnada ken ni Apo Diyos. Nga iti kanayon ni Apo Diyos si kanayon namang protection kadakwada. Hindi nila binigyang priority ang tahanan ng Panginoon. Handa nga inikante prioridad de jay balay ni Apo Diyos. Isuwa ko na na jay marami man silang naitanim pero kunti ang kanilang ani. Meron man silang pagkain pero nagkukulang. Meron man silang maiinom pero hindi sapat. Idar arami dikda ito nga mensahe ko na Glory. Amok maado digiti pagkurkurahan kenta. And I know, alam ko rin na namamali ang priorities ko. Kumbaga, namali de jay haan nga in order de jay panangaramid ko di priority para kini Apo Diyos. So, we need to evaluate din our self. Mayroon silang maiinom pero hindi sapat. Sabi ng Panginoon, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Alam ba ninyo kung bakit na ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kasta ti kuna ni Apo Diyos, saan nga managragsakan? Iti aramidon dagiti tattao. So ang passage po na binasa natin is a message of priority. Gawin ang bagay na pinakamahalaga at ilagay natin sa tama. Amen? Gawin ang mga bagay na pinakamahalaga at gawin ay ilagay natin sa tama. So in our walking with God, let's set our priorities right. And if we want to set our priorities right, number one, make no excuses.
make no excuses. Sabi ng mga tao, kung natagyatag tao, hindi bangbangunan da iti templo. Ikunada, hindi mo na ay Lord, hindi mo na namin aayusin ang templo mo dahil hindi pa panahon. Handa pa lang kadunga istimaran. Ay, tapit ito nga. Handa pa lang kadunga istimaran dahi templo. Ta saan na pa lang nga? Uras, kat nga maminsan, dagiti excuses tayo, dagiti ko na tayo. Lord, han pa lang nga tayo. Ya, yeah, mahilig tayo nga po natin ka siya. Lord, saan pa yung oras? Lord, ito no kung sa akto mapan, di ba? Ado tagiti, nalaing tayo nga excuse ka kapsat. Whether we accept it or not, magaling tayo na gumawa ng mga excuses. Amen? Yeah. Magaling tayong gumawa ng mga excuses. Magsimba sana ako nung Linggo, eh kaso lang nagbisita kami, napagod ako, kaya matulog na lang ako. Diba? That is excuse. Magsimba sana ako nung Linggo, eh kaso lang may nagyaya na may magbo-birthday. That is excuse, kakabsat. Sa anak na nabindisyonan, eh jay minsahe, tasan ko nga kaya't na jay pastor nga nagminsahe. Literally, gusto na ito ibagbaga. Sa anak na nabindisyonan, iti praise and worship, kahaan niya nalaing, dagiti agtukang. Diba? Excuses amin dagita kakabsat. Sa anak na nagkanta during worship, kasaan ko nga amo dagiti kanta? Amo yun, may sangatiknek. May sangatiknek, no saan tayo nga amo dagiti kanta? Kat awan ti pagkitaan tayo, sumurot kayo babaan iti humming. Napadas kundiyay. Napadas kundiyay nga, hangwa mo na dyan kanta, tapos awan ti pambasaan iti lyrics, awan iti kopya, na nagmet nga nga isunod mo, da dyan humming mo ijay, kanta iso da dyan iti technique na kakapsat, iso nga saan tayo nga agrasong rason, no saan tayo nga amo da dyan, kanta, nga, makadistract na saan nga amo da dyan, kanta amo yung kakapsat. Adun dagiti bandag, adun dagiti way, di ka buser, taknon ma-distract tayo. Maawan din yung focus tayo, kenkwa na. Yeah? Kaya saan tayo kumada, di kumati saan tayo nga palugusan, nga mapasama kanya tayo during, tayo iti balay, iti apo, nga saan tayo kumanga palugusan, nga agawan, di ka buser, di jay, attention tayo. Pag no maminsan, magaling tayo mataba ang mga utak natin pagdating sa mga excuses, di ba? Magaling, at nandito pa yung tao nga nalaing nga agaramit iti sosya, di ba? Nalaing nga agaramit iti script. Script nga awan iti nangipundasyonan na, script nga saan na nga amo dyan rugina nga pinamuna nga inaramit manipulugin dyan mundo. So nga kaasi dyan tao nga nangyaramit na iti script na maminsan niya. Ado dagiti tattao nga kakasta kakabsat. Isu nga saan tayo kumanga dagiti Kristiyano nga managaramid iti palusot. Amen. Saan tayo kumanga dagiti Kristiyano nga managaramid iti excuses. Maka-excuse tayo man dito rabaw iti daga maawatan tayo dagiti paspasamak, maawatan tayo. Syempre man nakaawat tayo ng iti sarunsod. Iti biyang niya po Diyos nga ta. Maawatan na tayo nga ta. No kumbaga kumbaga, pastura, saan na ka umay makigimong tatataad na aramidik? Okay, maawata. Maawatan me. Nga mitibiyang niya po Diyos, maawatan na nga ta. Dadyay kumati sa lunsod tayo kadang itibagbagi tayo, no, agaramin tayo kadang itibagbagi during iti banbanag nga na spiritual. Sabagay nung maminsan, haanin nga nakapagtataka. Kasi uray pa iti hardin tiidin nga mingkat anda iti palusot. Anda iti excuse nga naramid ni Adan, di ba? Di ba, hindi ko na ni Apo Diyos, kaya saan kayo nga mga, iti bunga ti kayo nga, da iti tinga, iti hardin ti Eden. Ngayon, iti nang handa, ay kat, nalukatan na dyan matada, nakita da nga lamu-lamu da. Hindi ko na ni Apo Diyos, tinawagan na ni Adan, Adan, sa dino ti ayan mo. Naglumang ni Adan. Naglumang ni Adan. Sa dino ti ayan mo, naglumang nga, taawan nga min iti badok. Sino nagibagang awan ti badok kung naman ni Apo Diyos? Makita doon ito, saan nga gaputa saan nga mo ni Apo Diyos? De, at ayan ni Adan ang ngam
kasdyan tinaramid ni Apo Diyos na kayat na nga itest ni Adan. Isunga kuna ni Adan kit naglimno nga taawan nga min iti badok kuna ni Apo Diyos sinot na yung baga maawan ti badong. Nahali ka ba yung bunga ti kayo nga at dahi ti tingo ti hardin ti ilin nga yung baga nga sa inyo nga kanin. Dahil dyan nga min babae nga intin mo pinakanak. O, oh, diba? Pinabasol na, gumawa siya ng excuse, pinabasol na ni iba. Tatati sa rosod ko, sino't imuna nga nagbasol? Ni Adan. Why? Well, tayo sunatin nang ipaayan ni Apo Diyos iti authority. Authority ba? Ay, no, lalaki ka sa ako, ipaganda nga yung babae. Katahan nga binantayan ni Adan ni asawa na. Yeah, pa nalagi ko din baka ka. Ayan nga si JDI. No, apay gamin nga. Ngamno, di lagi ti lalaki. One po nun ko na nun na lalaki. Ay, haan. So nga, atadagi ti at atin marang tayo nga convention. Lagi ti estudyante in the Bible school. Ag, papay natin da, lalaki versus babae. Sinutin mo na nga nagbaso. Takayo, mamin niya lalaki. Ano mo na yung babae ko? Takayo, mamin niya lalaki. Awangan din. Awangan din. Malbahan niya malbatbas na dyan. Discussion kakabsan. Isu nga, hindi pa'y laang, agdan iti palusot, agdan iti excuses kakabsat. Isu nga saan nga nakapagtataka, nga uray pa'y kadatayo tatan nga henerasyon, yagpun ko na nga mamati kina Apo Diyos, na ginagpun ko na nga sumursurot kina Apo Diyos, adumat laang iti palusot. Amo yun dyan, ayan may, kunak man ang ulitak, no fellowship ti maiyawis, awan portada. Ngamno kasaran, adot portada. Ngamno convention, fellowship, seminar, kaya da libre. Paano nga pinapundo di ay? Well, gusto di ay, uri pa sinin nyo ka nang itilong lugar nga ayan niyo. Ha? Talaga basta, kasap panag na ti panawin. Panag na iti panawin. Kasi isot kayat da nga aramidan. Isot kayat da nga disigiran nga aramidan. Instead nga, kabutan na Christian man ko, I have money or I don't have, I will go. No, kasi kung mati prior, kasi kung mati mindset na, nung saan eh, kasi nga makita tayo nga saan tayo handa, pa lang nga din makdol iti na Christian man nga, banag. Tano din makdol tayo iti na Christian man nga banag. At damang portak tinawan mapanag. Kaan nga para, ibagi kaan nga para kaan nga pastor, kaan nga para itiasin nga nung para nga. Yes, yung kaputa pinili da, nakapukos na iti material, nakapukos na iti bagida, eh good, gumawa na iti, excuse ka kapsat. E di last week, nakita ka ado ti taga NID, sinapan na ko revival yung related ka rin. No, napan na yung related ka rin kung ado ti tao. But ito yung aktibidades, napintas nga at atindaran. So ano, dito yung Hong Kong, ta-anniversary lang, awan mo't imakon ko na nga fellowship, awan mo't makon ko na nga seminars, awan mo't makon ko na nga convention. Ila ang mat maiyaw awis kanya tayo ko anniversary niya isu nga ano anniversary isu da dyan di pa nagsasarap dahil ti tao nga nagapoy ti nagduduma nga churches isu nga ikan tayo ti importansya nga agatendar tapnon makahalubilo tayo mo kadagi ti nagapoy ti nagduduma nga iglesia saan lang nga kasta tapnon iti kasta kat umay di jay adal amo yun ti agat atentika na gito maluktang di jay ruangan iti idea iti habayatan yung agat atentika na gito nga klase iti Christian gatherings ado da giti idea nga ma kita tayo urepe ka na kami nga pastors nga ikat habang magdingdingot kami iti minsay ado da giti idea nga pumasok kadagiti puso may katitsay nga makaaramit iti sermon no kastiyay. So nga, makipagnatay kumakini Apo Diyos nga saan nga naknuan iti excuses. Amen? Santay kumanga pagrason, dagiti kasasatayo iti biyak. Santayo nga pagrason, nanyat kasasatayo. Amo yun dahil tutubak pa lang iti ada tiyempo nga nakapuyak iti panagsurvey. Ay di nga dimteng, di gundawin nga saan ako nga napanakigimong. Di first Sunday nga saan ko nga panakigimong. Kaya ko nga ipabasol, iji may sa nga kapsat nung api nga nagkakuya. Nung saan niya mabalin? Basol ko! Haan na nga basol? Numang pwede di ko natin yung makapagismaya. Apay isunat ti Apo Diyos mo. Saan niya mabalin nga at pabasol tayo kakapsat? Dimteng, di gundawin nga nagkakuya. Iti ba nagserve kakapsat? Anak nga napan, first Sunday nga sa anak nga napan, hindi amok nga malpasan na dyan, di mong timanawa, hindi balay mita, aamok nga after, hindi mong umay na pasto nga makita kanya.
Sa wakas dyan yung naramit ko kay Manawak, mga 3 Sunday siguro or naalak iti 1 month na saan nga nakigimong. Amuyo tinakaliingak at kampanya iti. Dyan lugar may panagkakampanya. Kat napanak. So adamot nakita ko matidarsyon ni kini Blenda. Hindi ko ako nakita. Dak, ante! Napanamon, maililiw kami kanyamon niya nga. Nangrunat ka na hidaldalan mo iti praise and worship. Ang muyo, tinarik na kiti na dyan yung down. Kas laki nga nasibugan. Iti nalamitis na danong. Nga dakil iti yaman ko nga dagi niya ubing nga sinursurwam. Kat iso da pa iti mang palagipin ka. So nga napintas kakabsat. Nga agda dagi ti sinursurwam tayo. Nga isot mang palagip ka na tayo. Ijay nga naluktanak, kumbaga nag... iti pa nagawit ko nagparinto mga kanya ako Diyos nagpitawag iti pang makawali. Saan tayo nga maliklikan? Uray kasanot kinabilog ti pang mati tayo. At dalat agundaway nga umay ka na tayo iti pa nagkapoy. Ngam dumteng man ti pa nagkapoy kakapsat. Saan tayo kumanga garamit ti excuses? Nga gapokin ni kasikot nagkapoyak. Gapokin ni pulano kot nagsanod ak iti pa nagserbi. Gapokin ni pulano kot saan akong nga makigimgimo. Saan nga awatable kiniapo Diyos na itang excuses tayo kakapsat. Ti makinbasol na tayo nga mismo. Na nagpaituray tayo iti panangidalan, panang salukob, iti kabusor kada tayo kakabsat. Iso nga makipag na tayo kini Apo Diyos, saan tayo kumanga agaramit kadag iti adunga rason. Amen? Agatindar tayo kadag iti Christians gathering saan tayo nga agaramit iti rason. Amuyo kakabsat. No apay ngamin kung bakit ang dami nating excuses dahil ayaw nating makinig sa sinasabi ng Panginoon. Saan tayo nga kayat nga din ganda dyan ibagbaga ni Apo Diyos kada tayo? Saan tayo nga kayat iti responsibilidad? Iso nga saan tayo nga kayat nga din ganda dyan ibagbaga iti Apo, ngang palagip ka na tayo, iti dahil ito yung agundaway, nga denggan tayo, no anyat ibagbaga ni Apo Diyos, kat no anyat ibagbaga ni Apo Diyos ka na tayo, isot aramidon tayo, saan tayo kot Apo Diyos, saan ko pala ang amuday ta? Apo Diyos sa anak na nalaing, Apo Diyos sa anak na maikari. Ngam iti panagtimak ni Apo Diyos ka na tayo. Admita rin tayo kumakot, awatan tayo, dahil paraan ni Apo Diyos nga mangidalan ka na tayo. Amen? Saan nga rin naingang tagidalan iti worship? Yeah? Saan nga rin naingang ti agtugtog iti piano or gitara? Saan nga nilaingan iti agkanta para kini Apo Diyos? Dahil dyan nalaing nga kumanta, bonus na lang diyan. Nga oray pa'y nalaing tayo, nga kumanta, no, di jay puso tayo, kot adayo kini Apo Diyos, awan serbina. Nga oray sintunado, iti kanta tayo, no, di jay nga sintunado, nga kanta tayo, kot ito tayo kini Apo Diyos, nga nimpuswan, maragsakan ni Apo Diyos, amen. Iso nga, saan tayong mapagrason, nga saan tayong nga nalaing nga kumanta, saan tayong mapagrason, nga saan tayong nga nalaing nga tumugtog, nga, dinggan tayo, iti panagpimag ni Apo Diyos. Amen. But awatin tayo, no anyat ibagbaga iti Apo. So may kadwa, no kayat tayo, at dati dyan ko na malay po kayo, at dati dyan ko na tayo nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So nga, dahito yung verbs, dahito yung pagsasao, kakabsat, pagsasao, dahil isa na nga, kahit nga maisuro. Nanwa minsan, gapo iti saan tayo nga kayat nga maisuro, iso nga agdaki-dakilan tayo kadag iti nagduduma nga rason. No, saan tayo nga kayat nga maisuro, kastoy kasdjay, ya? Yeah? Iso nga, no kayat tayo at maisuro, awanan ti adupay nga rason. No, kayat tayo ang serbikin ni Apo Diyos nga na impuswan, awanan ti adu nga rason. Basta, denggan tayo, no anyat panangid, no kasanot panangidalan ni Apo Diyos ka na tayo, isot aramidan tayo. Amen? Amen. So, maikadwa, stop, di ko na tayo, for us to put our priorities right, make no excuses. Number 2, stop being selfish. Isang paraan upang mailagay sa tama ang ating
prioridad. Dagiti Israel, nagbalinda nga selfies, apay, agsipot, ta imbes nga unaanda nga tarima, anan da jay templo, imbes nga unaanda nga aramidon da jay templo, ti inunada nga inaramid, dagiti bal balayda, dagiti pagtalanganda, ti imunada nga pinapintas, do nga idi inakabalik da jay Jerusalem, inunada mo't nga naramid da jay templo, ngam saan da nga pinalpas, agsipod nga rin na kunada saan pa nga oras, nga ipalpas, nga aramidan, dayjay, templo, nagbalinda nga selfish kakabsa, to in pangruna da, dayjay kayat da, ngam dayjay para kini Apo Diyos. Inunada nga inaramid na giti pagtaungan da, ngam ti inaramid da, dayjay pagtaungan, iti Apo. At dahil naging selfish sila, kaya na mali ang priority da kakabsat. Na mali ang priority nila, hindi na ilagay sa tama ang kanilang priority. Kaya sabi sa binasa natin, di reap what they deserve. Nya, inawat da, di jay gunguna, ti inarabi da, nga sandang ang priorities, di jay pagtaungan ni Apo Diyos nga inaramid kakabsat. They work hard but their crops unsuccessful. Their money disappeared as soon they earn it. Apay kakabsat because they had mistaken their priorities. Amen? They had mistaken na mali na dyan panangi kargada, panangi lagay nila sa kanilang priorities. So spiritually, huwag po tayong makasarili. Pag po tayong makasarili, hindi porke na mabait ang Diyos, ay ginagawa na lang natin kung ano ang gusto natin. Na hindi na lang natin iniintindi ang Panginoon. Amen? Iso nga, nukunada nga mangtid tayo, iti kastoy mangtid tayo, saan tayo mga selfies kakapsat? Uray pa iti literal nga biyag tayo. I-share tayo no anyamod na dyan amu tayo. No adada giti saan nga amu, dagiti kabsat tayo. Kat amu tayo nga makasapol iti tulong, i-share tayo mo na dyan amu tayo saan tayo nga bukbukudan. Amen? So no nalalaing kayo, iti kanagiti gadgets or what, ay kung i-share yung mo na dyan, padpadak nga saan unay nga makaamu iti gadgets. Nya? Dagiti vlogger. Agpa-vlog ka nga din amon po, kurikotan sa iti cellphone ta, ay kung i-share yun na dyan, amuyo ka, asin na dyan, agpa-vlog ka din amon, kalikotan ng cellphone ta. Ag-vlog tayo nga ron. So, kakukulikot na dyan cellphone na, tasaan na nga mga amon, arami dyan na, na-delete. Praise the Lord, ada-plano i-dyan. So nga, i-share tayo, literally, i-share tayo na giti amon tayo. Amuyo siya siguro na dyan tao nga, no, at nabasit ang mga kaito nga nga i-share. Basta at dati kayat na nga masursurwan or whatever. So, kakas jay kumati mindset tayo kakabsat. No, anya ti saan nga ang muti may isa nga kabsat. Ay, kat isuro yung mat, ah. Da kayo nga vloggers nga kadwa, nagkakadwa, agsisinuro kayo. Nya? Awan ti mang sarili ko. Ay, di pa yun yung surok, di ka pa yun nalalaing ng siyakot. Awan ko madadya nga mindset. Nya? Ngayon kas may isa nga Kristiyano, do nga vlog din chay. Da kayo nga vlogger, ay agsisinuro kayo. Amen? Ay, awan ka nung vlog na, tatlo na lang gawin. Ay, may ito, ipapasari sa mga. Okay. So, saan tayo nga ipaidam? Dahil siya ang muna yung kangrunaan iti sangwanan ni Apo Diyos. Saan tayo kumaing maipaidam? Nga aramidon, dahil yung banag nga kayat ni Apo Diyos, nga aramidon tayo. Huwag hantay kumanga ipaidam, dahil siya oras tayo kini Apo Diyos. Amen? Amen. Dahil siya oras tayo nga makigimong. Dahil siya oras tayo nga agatindar ka na kina Christian one nga panagtitipon. Dahil siya oras tayo nga worship kini Apo Diyos. Dahil siya oras tayo nga basa iti sa uni Apo Diyos. Dahil siya oras tayo nga agkararagsan tayo kumanga ipaidam. Amen? Amen. Ngam agkararag tayo, ikararag tayo na kikibagbagi tayo. Ikararag tayo na kasasad tayo sa sangwanan ni Apo Diyos. Ikararag tayo na kiti pastor tayo. Ikararag tayo na kiti iglesia nga nakaikapkapungan tayo. Oray pa iti iglesia tayo di Pilipinas masapul nga ikararag tayo. Amen?
Ado dagiti mabalin tayo ngay kararag. Ado dagiti makasapol iti kararag tayo. Isu nga santay kumangag balin nga selfies nga mangikot ka dagiti bukod tayo nga oras nga ikan tayo ti gundaway nga dagiti oras tayo kot itad tayo kiniapo Dios. Amen. Santay kumangag selfies kakabsat. So para malabanan natin ang pagiging selfies kunana dito is seek God first. Seek Him persistently and seek Him consistently. So nga santay kumagbalin nga agom kadagiti uras tayo nga maipaay kini Apo Dios. Ada dije kanta dagiti ubing nga ada Lunes, ada Martes, ada Miyerkules, ada Huwebes, ada Biyernes, ada Sabado, andam nga daw pa nagtrabaho. Ay, no, trabaho ka, di Domingo, naagom ka, unay nga, naagom ka, unay nga, Kristiyano. Amen? Isu nga, santay kumangag, aguman ni Apo Diyos, di kinaagom, san laang nga maiturong iti finances, san laang nga maiturong iti sanikwa, ng uray pa iti gundaway tayo nga ramidan na iti pagayatan ni Apo Diyos. No, sa ikasan tayo nga ikaspaso nga ramidan na iti pagayatan ni Apo, iti biyag tayo. May isa nga kinaagom day ta, iti biyag tayo nga may isa nga Kristiyano. Isungag balin, santay kumangag balin nga agom, isungan wal daw ti Domingo, ag-focus tayo kini Apo Diyos. Dipatin tayo pa, dagiti trabaho tayo, kadagiti employer tayo kakabsat, nga mag-focus tayo pa iti sangwanan iti Apo. May katlo. Tapnon may, for us to put our priorities right, number three, take time for evaluation. Take time for evaluation. Upang may lagay sa tama ang ating priority, matuto or kailangan din nating suriin ang ating mga sarili. Pag-isipan din natin ang ating pinaggagawa. Diyan ko natin yung isip-isip din pag may time. Kung tama ba ang ginagawa natin o hindi. Examine ourselves, search our heart, kung tama ba ang ating ginagawa. Amo nyo iti tunggal rabi iti Domingo kakabsat. Iti ba nag-meditate ko? Iti karara ko kini Apo Diyos. Apo, no adal tinakasabtak iti daytoy nga aldaw kunak iti Apo. Yun nat mo taman nakabalin nga imam kat iyarapok mo kinkwana kat itid mo ti comfort kinkwana. Adaita ti kararag ko iti tunggal rabi iti Domingo kakabsat. Taadda ti tiyempo nga, ti pagarup tayo kat nasaya at uno ti pagarup na everything is okay. Ngam saan tayo nga among at dagayam iti? Nasaktan tayo. Saan tayo nga among at dagayam iti? Saan nyo nagustuhan dagiti kakabsat nga sinarita tayo? Isu nga kas day talaga it na inaiugali kon, isu day day ter aramid ag itunggal aldaw. Iti Domingo kakabsat. Iti Psalms 119 verse 23 and 24 kuna ni King David, search me, O God, and know my heart, test my thoughts, point out anything you find in me that makes you sad, and lead me along the path of everlasting. Sa kabila na kinaiinisan ni David ang nanghahamak sa pangalan ng Diyos, na-realize din niya that he is not perfect. Na-realize ni David nga saan nga perfecto isuna, kat aware isuna, dinakotad dati nakalimbal nga basol iti puso na. Isu nga iti kankanayon dawdawatan na kiniapo Diyos, ikararag na kiniapo Diyos, nga sukimatan ni Apo Diyos ti biyag na, sukimatan ni Apo Diyos ti puso na, sukimatan ni Apo Diyos iti panunot na. Saan nga kayat ni David nga ma-offend na ni Apo Diyos? Nga impossible, saan nga kayat ni David nga mapaladingit na ni Apo Diyos? Ti kayat ni David, iti kankanayon iti biyag na. Dadyay biyag na, dadyay puso na nakalinyakin ni Apo Diyos kakabsat. Kaya napintas nga tuladin tayo, napintas nga ihemplo tayo kakabsat. In our spiritual life, be like David. Nga kanayon tayo kumanga pasukimat kini Apo Diyos. Kanayon tayo kumanga pasukimat dagiti puspuso tayo. Kanayon tayo kumanga pasukimat itibiyag tayo kini Apo Diyos. Mabalin nga po natin yung nalintaga.
Babalin nga ko na tayo awan tinaramid ko nga basol. Ngam kumusta tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, isot makaam mo, manipot tuktok, inganat na pa niya kasasaad tayo. Mas amam mo pa ni Apo Diyos, tiki na siya sino tayo. Ngam dajipan nakaamam mo tayo kadag itibagbagi tayo kakapsan. Iso nga itinaldawal daw iti panagbiag tayo. Pasukim at tayo kini Apo Diyos. Kas kini King David. Nga itikan ka na yun, paspasukimat iti sangwanan iti Apo. Amo tayo nga ni Apo, ni David ko na tayo nga David, we know that David was a man after God's heart. Nga makita tayo iti kinapakumbaba ni David nga iti nakalaksidan nga isunak at da iti puso ni Apo Diyos. Sana nga pukpukaw na jigundaway na nga pasukimat iti Apo. Agsipot ta isunak at may salaang nga tao. Saan isunak nga Apo Diyos nga saan nga makaaramid iti kamali. Nga iti biyang tayo nga na Christian, iti biyang tayo iti da iti nga daw kakabsan. Tuladon tayo kuman ni David. Nga iti kan kanayon. Kat pasukimat tayo kenkwana. Pasukimat tayo dagiti na Christian one nga biyag tayo. Apo, nakalinya ba ti biyag ko kenka? Apo, dagiti pagayatan ba ti sursurotag? Uno dagiti sursurotag kat dagiti bukod ko nga pagayatan. Apo, ti addam ko bakot may kanatad kenka? Uno ti addam ko kat may pagiti dahil ti nga lubong. Hasta kumati ko na tayo kini Apo Diyos. Pasukimat tayo nga kankanayon iti Apo. Kat ti prioridad tayo, ilagay natin sa tama ang ating mga priorities. Kapag si Lord ang una sa ating mga buhay, we are active in the right things. Isyo nga may sa mga pakakitaan, iti may sa mga Kristiyano, kat un-una ang muna nga inlagay sa tamang kanyang priorities. Pakapitan nga ti may sa Kristiyano kat ni Apo Diyos iti un-una itibiyag na we are active in the right things. Aktibo tayo kadag dinasayaat nga banbanag. Tama ang ating pinaggagawa at nasisiyahan ang ating Panginoon. Kapag si Lord ang una, God is glorified, ang Diyos ang maluwalhati. No, apay nga kunani, kaya't ni Apo Diyos nga maununa nga malpas na dyan templo kaysa dagiti balay ti Israel, agsipot ta iso ti maidaya. Agsipot ta iso ti maitanto. Kapag si Lord ang una sa atin kong mga buhay, supernatural blessings will flow upon our lives. Kumikilos ang banal na Espiritu sa atin. At sa bawat pagsunod natin, nararanasan natin ang kanyang biyaya spiritually. Isto nga saan tayo kumanga, isto nga maikarga kumawano, maiayos tayo kumanga, nga ti priority tayo, kot manasaya atin, mailagay natin sa tama. Isto nga kakabsan, iti na ito yung aldaw. If God is our priority, let's set our priorities right, make no excuses, stop being selfish, and take time to evaluate our own self, and let God evaluate our heart, and search our heart. Ya po Diyos, limang bendisyon. Iti sa una, iti na ito yung aldaw. Kaya't, sa pala kuman, dadag iti na ibati, kadag iti puso tayo. Tapnon ti sumarunong aramidon tayo, tumakder tayo, kantayan tayo, dadya may isang kanta. At sukimaten tayo kumadag iti bagbagi tayo. Sukimaten tayo,